Alvin, may basura kong ipalilinis sa'yo na matagal ng pakalat-kal sa bakuran ko. Nasunugan daw yung walang yung asawa ng anak mo. Oo. Nay! Ano? Buhay pa ba? Jason. Ano na naman ang ginawa mo sa asawa mo? Wala akong ginawa kay Clara. Bakit siya alis? Kung wala kang ginawa, kawalang hiyan sa kanya! Sumusobra ka na, Raquel. Hindi ko na palalagpasin ang kawalang hiyan mo. Helen? Dapat lang ata na maghiwalay na tayo. Hindi pwede. I'm sorry kung wala ako dyan. Kung kailan kailangan mo rin ako. Pero ipinagdarasal ko na malagpasan mo rin ang pinagdadaanan. Nay, sarap ng biko ah. Luto ng pamangkin ko. Helen, mabenta ang luto mo. Saan ka natutong magluto ng ganito? Ang sarap ah. Uy, pansinin mo naman. Magiging mayor yan sa kabilang bayan. Nay, pwede mo bang mag-order ng 10 bilao? 10 baka mo? Opo. Narinig mo yun, Helen? Masarap ang biko ko, pero hindi kaya ng isang tao ang 10 bilao. Bakit? Nag-aalala ka ba para sa akin? Hindi ah. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko to sa ampunan. Pasalubong ko sa mga bata. Helen. Sinungaling ka! Sinabi mo sa akin, maghihiwalay kayo ng asawa mo. Niloko mo lang ako! Helen, talaga naman makikipaghiwalay na ako eh. Kaya lang, ako kasi yung napili ng partidong tumakbong mayor sa susunod na eleksyon. Kailangan ko ang asawa ko. Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Helen. Kuya, wala si Jillian sa apartment niya. We are still trying to trace kung nasaan siya. Lintik! Buwisit talaga! Moises, we need to find Clara soon. Hinahanap siya ng tao. Ano kaya kung palabasin natin kinidnap siya? Kapag ganun, makukuha natin ang simpati ng mga tao. Ma, hindi natin pwedeng gawin yon. Paano kung magsalita si Clara? Lalabas tayong sinungaling. Anong gagawin natin, Moises? Moises, huwag kinakausap kita. Ano bang iniisip mo? Kanina ka patahimik dyan. Iisip ako ng paraan para mahanap ang manugang mo. Ako pa rin naman ang puputukan ng problemang to, di ba? Na tayo dito, Noah.
Tita, wala po talagang pwedeng makaalam na nandito kami, ah. Sinabi ko na sa buong baryo. Po? De, biro lang. Ano ka, masyado kang seryoso, ha? Ganyan. Pati ako natitend sa'yo. Relax ka. Opo. Relax ka lang. Wala akong sinabihan. Nakatikom ang bibig ko. Safe ka rito. Salamat po, tita. Basta kung may nagtanong po, pakisabi na lang, Ann, ang pangalan ko. Sige. Akong bahala. Thank you, tita. Oh, tita mo, maraming aayusin dito sa bahay na to, ha? Alam mo naman ang tita mo, mukhang mayaman, pero hindi. Hindi po, wala po yun. Malaking bagay nga po na inalagaan niyo po yung bahay na to, eh. Dami ko na nga pong utang sa inyo, eh. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Ako ang may malaking utang na loob sa inyo. Ang mama mo ang pinakamabait kong pinsan. At kung hindi dahil sa kanya, baka kung saan na pinulot ang beauty ko. Ang dami ko na rin naging masasayang memories dito sa bahay na to. Kasama kayo. Sina mama, si papa. Sana pati kami ni Noah, marami din yung maging masayang memories namin dito. Tulog pa? Ang himbing. Ang cute niya talaga, ano? Dating kural to ng baboy, pinaayos ko na lang, te. Sila wan ang gumagamit ito kapag umuwi sila galing Maynila. Pero habang wala pa sila dito, dito muna kayo. Lourdes, maganda ka nga na maiinom muna. Pati ba naman yon? Ako pa? Eh, ako na nga magpapatira dito sa bahay ko. At saka kapag nagugutom kayo, kayo ang bumili ng sarili niyong pagkain. Huwag kayong dumagdag sa palamunin dito. Lourdes! Ano ka ba? Jason, pasensya na kayo. Huwag niyo nang pansinin yun. Sandali lang. Tiis lang, nak. Kayo nga inintindi ko, eh. Okay lang ako. Tara, mag-ayos na tayo. Pasensya na, naabala kita. Hindi naman po eh. Walang anuman. Okay na po ba talagang pakiramdam nyo? Oo, okay na ako. Ay. Sorry, excuse me po. Okay lang. Hello, tita? Ha? Ganun ba? Pwedeng, ano, pakausap kahit sandali lang. Hello, baby. Tahan na. Uwi na si Mami.
Sandali na lang, ha, baby? Okay, baby, I love... Sorry, tita. Opo, pauwi na po ako. Sige po. Anak mo? Opo. Ilang taon na? 3 months pa lang po, baby pa. Ako, ang hirap ng ganyang edad. Halos walang tulog. Magpatulong ka sa asawa mo sa pag-aalaga. Single mom po ako. Ah, ganun ba? Pareho lang pala tayo. Ang hirap, no? Pero gagawin natin ang lahat para lang sa kanila. Kahit mahirap. Ako nga pala si Helen. Ano po? Oh, mag-aayos ka ba ng bahay? Opo, kakalipat lang din po kasi namin dito eh. Oo, kung kailangan mo ng tulong ha, sabihin mo lang sa akin. Salamat po. Tao po, ako po yung karpinter na pinadala niya Aling Helen. Tao po. Sige po, pasok po kayo. Sige, pasok po kayo. Clara? Jason. Ikaw yung babaeng tinutukoy ng nanay ko. Ikaw ang anak ni Aling Helen? Kailan ko pa nandito? Paano ko nakaalis sa inyo? Jason, mabuti pa... Mabuti pa umalis ka na. Baka may makakita sa'yo. Hindi na, Clara. Pag-usapan natin Jason, ito, Clara. Jason, madadamay ka pa sa gulo ng buhay ko. Sige na, umalis ka na. Hindi ka pwede dito. Clara, pag-usapan natin ito, Clara! Jason! Clara! Si Clara? Yung babaeng tumulong sa akin? Siya yung dati mong boss? Nagpalit po siya ng pangalan para hindi siya matunto ng mga agire. Pero nais sa atin dalawa na lang yun. Kamaingay, ha? Anak, mangako ka sa akin na hindi ka nababalik doon. Ha? Bakit po? Sigurado madadamay ka kapag natuntun siya ng asawa niya. Malawak ang galamay ng mga agire. Kahit pa sa impyerno magtago si Clara, masusundan siya doon. At kapag nakita ka nilang kasama ka niya, pati ikaw sasaktan nila. Kailangan ako ni Clara ngayon. Sabi ko sa'yo, para rin naman to sa'yo. Isa pa, pinagtabuyan ka na niya, di ba? Huwag mo nang pagpilitan yung gusto mo. Oh, baby, huwag ka matakot. Dali na natin sa ospital. Pumasok na kayo. Kuya, ospital tayo, ha?
ako sa likod. Huwag kang mag-alala, Mrs. Walang sakit ang baby mo. Ha? Kinabag lang siya, kaya siya nagsuka. Nangyayari talaga yun sa mga baby. Sigurado po ba kayo? Oo. Unang baby niyo po ba siya? Hindi po kami mag-asawa, Dok. I'm sorry. Akala ko mag-asawa kayo eh. Okay lang po yan, Dok. Hindi naman nakakamatay yung mga maling akala. Sige ho, pwede na ako kayo mauna. Baby. Okay na po si baby. Salamat. Tuloy na rin po ako. Salamat sa pagsama mo sa amin dito. Wala yun. Sobrang cute ni Noah. Ito po yung address na binigay sa akin ng tawag niya tutsang ko. Sigurado ka? Bakit ganyan? Saan si Helen? Magtatanong po ako. Ali, kilala niyo ba yung may-ari ng bahay na to? Si Helen ba? Opo. Wala na dyan. Dumika silang mag-ina pagkatapos ng sudog ng karang linggo. Mag-ina? Oo, si Jason. Silang mag-ina lang po kasi nakatira dyan. Ito naman po kasing si Helen ay walang asawa. Alam niyo ba kung saan sila lumipat? Hindi eh, pasensya na. Meron sana si Hey Julia. Kaso wala naman siya rito. Edgar, alamin mo kung saan lumipat sila Helen. Pati na rin kung sinong ama ng anak niya. Ate, bakit hindi mo pa sabihin kay Jason na si Moises ang ama niya? Alam mo, hindi ko pwedeng gawin yan. Hindi naman siguro kukunin ni Moises si Jason kapag nalaman niya. Malay mo, baka bigyan pa kayo ng bayat, maraming pera. Mario, hindi namin kailangan yun. Sapat na sa amin yung ganito. Simple lang. Isa pa, masasaktan lang si Jason. Dahil alam kong ikahihiya siya ni Moises. Lalo pa't makasisira to sa reputasyon ng mga agire. Eh kung hindi mo sasabihin, paano mong mapipigilan si Jason na makipagkita dun sa Clara? Eh, mukhang nilalapit na tagahan na si Jason sa pamilyang yun. Ikaw talaga, tinakot mo naman ako kanina. Pagod ka, no? Clara. Paano ka nakapasok dito? Ang daling akitan ng gate niyo. Bakit itong seryoso mo? Huh? Anong ginagawa mo? Tinatry kong patawanin si Baby Noah, pero parang wala sa mood. Pwede ako maging yayo niya pag kailangan mo. Mag-apply ako. Jason, ano ka ba? Diba sinabi ko na, delikado. Eh, kailangan ko sinang trabaho eh. Walang biro. Nakikita lang kami sa tiyo ko. Kaya kailangan ko mag-ipon para makalipat kami ni nanay. Ikaw sana yung unang kliyente ko. Pero tinanggihan mo ako. Hindi ka ba talaga nakikinig? Hindi mo kilala si Roman. Hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin sa'yo. Kapag nakita ka niya rito, iisipin niya na tinulungan mo akong tumakas ng San Diego. Hindi ako takot kay Roman. Dapat ikaw rin. Ikaw, okay. Pero, paano naman si Hannah? Paano nanay mo? Ilalagay mo din sila sa alanganin eh. Wala na kami ni Hannah. Hiwalay na kami. Kaya nga kami lumipat ni nanay dito. Kaya mo. Gusto ko magsimula ulit. Hindi mo ba naisip? Sa lahat ng lugar, ng
pwede natin puntahan, nagkita tayo ulit dito. Parang tadhana, di ba? Bukas, 8 a.m. Asahan kita. Believe na yung investigator kung nasan si Jillian. Iko-confirm lang niya, tapos tatawagan tayo. Roman, sigurado ka bang ito ang tamang paraan? Baka naman talagang walang alam si Jillian. Nagsasayak lang ng panahon sa kanya. Ma, she's all we've got. Lahat ng kaibigan ni Clara hindi alam kung nasan siya. Jillian is the only one unaccounted for. There has to be a connection kung bakit siya biglang nawala almost at the same time na umalis Clara. Oh, sige. Ikaw ang bahala. Basta kailangan makita natin siya agad, ha? Ang dami na nagtatanong sa kanya. O Moises, saan ka nang galing? Tinawagan ko yung office mo pero wala ka raw doon. Tapos hindi mo sinasagot yung mga phone calls ko. I just had a business meeting. Oh, why don't you join us? Pinag-uusapan namin ang tungkol sa pag-aano kay Clara. Baka may idea ka. Kayo na lang niraman ang bahala dyan. Meron lang akong dapat ibang asikasuhin. Hintayin mo ako, may kukunin lang ako sa kwarto. Yes, ma'am. Ano yung meeting na pinuntahan niyo? Scholarship program ni Mayor. Roman? Po? Wala ka bang napapansin kakaiba sa papa mo? Wala naman po. Bakit ba? I don't know. May duda lang ako sa sinabi ni Edgar eh. Pakaramdam ko, may nililihim sa atin ang papa mo. Sa ilang dekada ko siya kasama, alam ko kung kailan siya nagsisinungaling. Clara, nasan si mama tsaka si papa? Sumama ka sa akin. Dali. Momegera! Lulumpuin ko siya kapag nakita ko siya na hindi siya makakaalis ulit dito. Nasa panganib ang buhay mo kapag patuloy ang pagtulong mo sa kanya. Bakit? Gusto kong maintindihan kung bakit. Bilis, sundan mo. Sa akin lang si Jason and no one can have him. Naaawa ka lang sa akin. Alam ko yung pagkakaiba ng awa sa pagmamahal at hindi ako naaawa sa'yo. Sagutin mo yung tanong ko. Mahal mo rin ba ako? Clara, mahal mo ba ako? Oo! Oo, mahal din kita!